mga mata. Ilan po anak niyo, sir? Twins po, kambal. Dalawa po. Kambal. Ilan taon po itong kambal? 4 years old po. Nasaan po si Mrs. ngayon? Dito po sa Manila po. Bakit po kayo nilayuan ni Mrs.? Nag-aaway lang po kami yun, sir. Tapos, pag bawat away namin yun, pumupunta sa yung nagsusumbong sa doon sa lalaki na yun, na ex ng ate ko. Nag-aaway kayo? Mm-mm. Ni Mrs. at tuwing away ninyo, nagsusumbong siya doon na sa... Na pinugbugo po daw siya. Totoo naman? Hindi naman po, sir. Aminin ko po sa inyo na buhatan ko po siya ng kamay dahil sa sobrang na pong punong-puno na po ako sa kanya kasi sobrang na pong ginagawa niya sa akin. Sir, ang stand ko talaga rito, regardless kahit na matinding kasalanan ang ginawa po ng partner natin, hindi po natin talaga pinagbubuhatan ng kamay. Yes po, sir. Tapos binuhusan po kasi niya ako ng tubig doon, sir, sa mukha ko po. Tapos pilit pa niyang baliin yung paa ko, tinitadyak-tadyakan. Hindi ko po yun pinapansin. Tapos yung na po, nawala po ako sa sarili, yung binuhusan niya akong tubig sa mukha. Tapos galing po ako sa trabaho yung madaling araw po. Ah, okay. So, in this case, battered husband ka? Yes po. Well, karapatan mo depensa ang sarili mo. Baka siguro sa pagdepensa mo ng sarili mo, nasaktan mo siya. Oo po. Kasi that's the exception to the rule. Yes po. Tapos kinakagat niya ako, marami akong sugat dito. Naku po. Dito sa mga kamay-kamay ko. Tapos Sabi nga yung kasama ko sa trabaho, ang kawawa daw ako, bakit daw nagaganon daw ako? Papasukin na natin si Ma'am Janiza. At may kasama si Ma'am Janiza, si Mr. Paterno Tormis Jr. Magandang hapon po. Oh, nako. Teka muna, nahilo ako rito. Oo, upo kayo. Ayan yung karelasyon. Sinama mismo ni Mrs. yung kanyang karelasyon. Kumakalabog ang dibdib ni Sir. Sino nga naman ang lalaki ang hindi? Yung kanyang Mrs. ka face to face niya ngayon, at katabi ni Mrs. yung kanyang karelasyon. Mrs. Balang, magandang hapon. Magandang hapon po. Mas maganda po kung kayo na po magpapakilala sa amin. Sino po yung katabi niyo, ma'am? Ako po si Janisa Balang, dating asawa ni Ryan. Siya po si Paterno Tormis na naging kasama ko na ngayon. Dating asawa po ni Sir Ryan. Bakit niyo po nasabing dating asawa? Although po, may nangyayaring kasalan sa amin. Right? Na almost mga 7 years. Okay. Since kinasal kami, walang nangyaring kuana ng mga papers. As in, kinasal kami sa araw na yon, wala nang nangyaring follow-up ng mga papers. Pero naka-register pa rin po. Naka-register yung kasal po, sa? Doon sa amin po. Census. Mayroon po, sir. Nandun po yung marriage contract namin doon, okay, sir. Kasi ma'am, hanggat hindi po na-annulled ang inyong kasal, in-annulled ng korte, ma'am, up to this very minute, this very second, kayo po ay considered as husband and wife. I just want to remind you, ma'am. Maipakita po akong ebidensya na yung ginawa nilang pagpapakasal sa amin na isang panluloko, almost 7 years, dala-dala ko yung apelyido nila na wala naman palang katotohanan yung ginawa nilang pagpapakasal sa akin. Gusto mo, sige. Gusto mo magpuntahan tayo doon? Puntahan yung nagkasal natin kung pwede ba yun? May dala akong ebidensya dito, sir, na nagpapatunay. Sige, ngayon, ano pong ebidensya hawak niyo? Alright. Sir, tinan muna natin. Ano? So, ito po ay galing sa Philippine Statistic Authority. Official document po ito. Government official document. Galing sa, ulitin ko, Republic of the Philippines, Philippine Statistic Authority, Office of the Civil Register General. We certify that Janiza Cahiga Nano, kayo po ito, yes po, ma'am, who is alleged to have been born on 24 of June 1993 in Zamboanga del Sur, does not appear in our National Index of Marriages. Wow. So sinasabi po sa dokumentong ito, wala pong record sa national statistic natin na siya po ay isang kasal na tao. Kung hindi po yung totoo po yun, sir. Kasi marami po yung kinasal po siya doon. Kung nagsisinungaling po, pati po ako naloko po doon. Kung alam ko lang na peke pala yun, bakit magpakakasal ako doon? Kaya nga, sir, peke man yun na alam mo o peke man yun na hindi mo alam, ito po patunay isa pong legal document na sinasabing siya po ay hindi kasal kanino man. Kaya pala malakas ang loob nito na magsama dito ng lalaki na bago niyang karelasyon kasi ngayon. Kasi grabing hirap. Kahit na may anak kayo. Sorry, sir. Sir, I feel for you. Trust me. Pero batas po dapat ang masusunod dito at kung batas ang susundin, wala ho siyang kasalanan. Bakit hindi nga namang kalab? Sa una, grabing hirap ko sa'yo. Kahit sinasuyo-suyo kita, pinabayaan kita kasi nangingialam ha, nangingialam yan. Kaya pala nangingialam siya kasi may pagnanasa sa'yo. Kaya ikaw na napapadala ka sa kanya. Kung alam ko lang, love, na pikit pala yung kasal, dati pa lang nagpaiwan ako sa'yo. Dapat iniwan ka na. Okay, ay, ano pang pangalan po niya? Gusto ko din, huwag ka muna mga kialam. Para malam, ano pang pangalan niyo? Dapat po ako ng niraya na to. Okay. Ex-kuya niya po. At ex-kuyang lalaki na yan. Oh, teka muna. Wow, sandali.
May ma'am, anak po kami niyan. Kapatid po kayo ni Ryan. Opo. At ito pong karelasyon ngayon ng supposed to be Mrs. ni Ryan ay dati mong... Oo, 5 years po kami nang sama at may anak kami niyan. At ito kasi dito sa bahay ko yun dati nanging kami pa. Na ito po si, ano pala niyo po sir? Paterno to miss. So, sir, paterno, totoo ba itong kapatid ni Ryan? Karelasyon mo dati? Ako magsalita. Sige po. Yung kapanahonan sa amin, naging kami, wala pa sila. Okay. Tapos dumating sila sa sa amin. Yun. Simula din nagluko yan. Sino po nagluko? Nagluko. Hindi ako nagluko. Kaya naghiwalay kami. Sinabihan kita. Makinig ka muna. Maghanap ka ng iba ng babae. Sir. Ladies first, sir. Ladies first. Sinabihan kita. Maghanap ka ng ibang babae na makakasama mo na magkapantay sa ugali mo. Alam mo po bakit? Sinusumbat ang haba-haba ng natanggap ko sa iyong sumbat. Pati anak ko dinadamay mo. Diba? Pati mga kapatbahay pinagsisilosan mo. Tapos sabihin ng babae na yan na ako daw pinalayas. Ako ang kusang umalis sa bahay, diba? Ang kapal ang mukha niyan eh. Tapos sabihin mo sa akin, bato yung mukha ko. Ikaw, anong mukha mo ba? Mas ikaw. Wow. Paalalabasin ko po kayo. Kapag inulit niyo pa po yun, wala hong murahan dito. Bawal po yun. Ma'am Janilla, walang pwede maikaso sa'yo. Yes po. Pero doon na lang po sa ginawa niyo po kay Sir Ryan, mukhang hindi naman ho tatama. Kahit na hindi naging legal yung inyong kasal dahil nga po peke. Pero the fact na iniwan mo siya sa ere at nagmamahalan kayo at meron kayong anak para ipagpalit agad dito kay paterno na dati pala karelasyon ng kapatid niya. Ganito po ang nangyari. Si Ryan po, yung asawa ko dati, may anak po kaming dalawa. Simula po nung wala pa kaming anak, siya din yung nagloko. Ilang beses ko na yung nahuli. Sinasabihan ko pa yun siya, pag ginawa mo pa yun po ito ulit, binigyan ko siya ng first chance, second chance, third, hanggang naging hanggang nagsawa ko. Tapos isang beses po, yung ginawa niya doon, yung last na parang nagkakagulo na talaga kami, doon siya sa probinsya, kumuha siya ng ticket nang hindi ko alam. Lumipad siya dito nang hindi ko alam yung petsa na pag-alis niya. Tapos, nung pumunta na siya dito, sabi niya maghanap buhay siya para sa amin. Iniwan niya kami doon sa probinsya na ako ang naghanap buhay para sa dalawa ng maliliit na anak. Naghanap buhay ako, nag-DSWD ako, ng mga palay. Ginawa ko yun para mabuhay dahil sa wala siyang padala. Nisang buwan, 1,000, sabihin pa niya, hindi ko babudgetin, kailangan budgetin ko yan. Paano kong babudget yun? Ba't ko kayo iniwan niya sa ere? Lumipad po siya dito, tapos nung titatawagan namin niya na nanghingi kami ng pera na dito ko lang, wala kaming suporta. Ang sasabihin niya, papatay niya yung cellphone, wala doon, dami niyang sinasabi. Pagdating dito, ano pong nangyari, anong ginawa niya? Wala po siyang matinong padala, kaya po yung nangyari is lumuwas ako, nag-usap kami ng mama ko, kung kaya niyo na pong malagaan yung mga anak ko, sige, luluwas ako at magtatrabaho ako para ako na lang magsuporta sa mga bata. Dahil yan, ang ginawa niyan, wala talaga siyang matinong suporta. Tapos hanggang dumating ako dito, yung parang dumating na, hanggang nagkasama pa kami ng saglit sa bahay, yan, wala talaga siyang maibigay. May trabaho, although mas nauna siya sa akin, pero wala siyang maibigay. Nandyan yung pinsan ko, nakikitang wala siya nag-aabot, hindi siya nagbibigay ng mga pera pang padala sa bata. Inuutosan ko siya, pag sahod ko, ihulog mo to sa bata dahil may pasok. Ako ang ginawa niya, sinusumbong niya sa kapatid, sa mama ko. Sir Ryan, ako yung okay. Bakit niyo po iniwan si Mrs.? Yan po sir, alam po niya yun po yun. Nag-ano po kasi ako, kasi naawa po ako sa bata doon kasi wala kaming ma-ano po doon. Kaya nga, lumos ka na Manila para magtrabaho po sir. Para masuportahan yung pamilya mo. Opo. Eh bakit pagdating dito, wala kang pinapadala? May trabaho ako doon, napadala po ako sir kasi yung Manilang po yung pinapasukan ko sir kasi samantala lang po yun para makapamasay lang makapunta ako dito. Makabinta po ako ng 400, magkano lang po yung araw doon. Ano po yung trabaho niyo noon? Manilang po, sa karton lang po. Sabi ko, tiis-tiis ka lang lab, tiis-tiis ka lang po. Kaya umalis ako doon agad kasi mga isang buwan lang ako. Naghanap ako ng trabaho dito, agad pinapasok ako niyan doon sa Iran. Pag sahod ko, pinapadala ko sa kanila 2-5. Tapos yun, sabi niya, mag-abroad daw siya. Tapos sabi ko, huwag ka nang mag-abroad, dito ka na lang kasi ayoko malayo ka sa mga bata. Tapos sabi niya, mag-abroad talaga siya, namimilit po talaga siya. Tapos sabi ko, dito ka na lang para magtulungan tayo. Tapos sabi niya, sige. Tapos yun, inutangan ko siya ng pera po. Para makapamasay papunta sa dito, para magkatrabaho sa dito. Tapos pagdating niyo, anong ginagawa niya? Tapos sinasabi niya sa akin, binubugbog ko siya. Samantala ako ang maraming nasugat-sugat sa kanya. Totoo naman eh. Huwag ka mangingalam. Ako ang nagkristyo ng asawa mo. Tumakbo sa sino bahay. Sino ka? Sino ka? Kinukulong mo siya. Sinusunog mo yung uniform niya. Tinatakbo mo. Huwag ka pakialam kasi asawa ko yan. Huwag ka pak
alam. So ikaw sinungaling ka. Bakit nangyayalam nga? Okay. Bakit nangyayalam ka? Bakit nangyayalam? Talang nangyayalam ako. Mayroon ako. Mayroon kasama kami sa bahay doon. Mayroon kasama kami sa bahay. Excuse me. Sorry po. Kinukulong mo. Excuse me po. Kinukulong. May kasama kami sa bahay doon. Sorry po. Sorry po. Sorry po. Gusto mo puntahan ko doon? Dito muna kay Ma'am Jovelyn. Nung magkahiwalay kayo dito ni Sir Paterno, nagsama na agad. Hindi pa po. Bago pa lang po yan, bumalik dito yung kapatid ko kasi umuwi po yan ng probinsya. Tapos bumalik dito, nagtitiis nga, nagtitinda ng mani. Tapos nung pumasok na to sa trabaho doon, sa pinasok sa trabaho niya. Ang nagpasok sa trabaho kay oo, kasi Ma'am Janiza at si Paterno. Ah, pinasok niyo po. Kung sa, aka, sa pag-akala ng kapatid ko, na mabait yan. Tapos sir, yan lang naman pala ang ano sa kasama niya. Pagdating ng Manila kasi nga naawa ko sa kanila dahil pumunta doon yan, wala namang may tulong yan. Kaya nga po, so tinulungan niya po siya. Oh, pero yung sir, klaseng tulong po na may kasama pa na naman pala. Hindi, bago lang kami sa nagkarelasyon, ito na ako ngayon sir. Pero bakit po kayo nagkarelasyon? Yung nasa bahay na ako siya sir kasi binabantaan ho nila eh. Kaya di ko na siya pinaalis ng bahay. Simula nung na-rescue ko siya doon, na kinukulong siya. So matapos mo rescue, inasawa mo na agad? Hindi, doon pa rin siya nakatira pa doon. Tapos kinuha nga sana siya ng mga kapatid niya. Eh, na-brainwash niya yung mga kapatid nito. Hindi, sir. Ang pinupoint ko dito, kasi hindi maganda pakinggan, kayo po ay, sabihin natin kunyang asawa. Asawa po kayo nitong si Jovelyn, na kapatid ni Ryan. So sabi mo, tinutulungan mo, okay, good. Maganda yon. Nagmamagandang loob ka, nag-rescue ka pa. Pero pinagsamantalahan niyo po itong si Janiza. Yung kanya pong kahinaan at that time, kailangan niya ng tulong, tinanggap niya yung tulong mo, meron po siyang tiwala sa inyo na yung ginagawa mong tulong ay from your heart, ay yung pala, ang intention mo ay para asawahin lang talaga siya. May pagnanasa ka sa kanya. Tama sinasabi dito ni Ryan. Hindi po sinasadya ko yun, sir, na gano'n mo. Hindi mo sinasadya? Kasi hindi na mo po matagal. Teka muna, hindi, matagal man ako. Sandali. Hindi mo sinasadya na magkaroon ka ng relasyon? Oo, na-develop lang kami, sir, kasi nandun na po isa sa bahay na kasama na kami doon. Sandali po, paano kayo na-develop? Sa, yung kasi, itinatanong ko siya kasi wala na rin pupunta siya. Kung saan saan kasi siya, sir, pumupunta, yes, sir. Sinusundan kasi siya, sir. Sinusundan ko siya kasi sinusuyo ko siya. Pero pinit yung pinukuha sa iyo, pero dalhin ko yan sa kapatid niya kasi ayoko, kasi unang-una pa, pero masama na yung pakiramdam ko sa iyo. Hindi ko siya sinasaktan, gusto mo ko yung witness ko. Nung nirescue ko nga siya, anong sinabi ko sa iyo, ha? Punta ka sa bahay, mag-usap kayo mabuti. Anong ginawa ko? Kung galit, Sir Paterno, kaya niya sinusundan-sundan yung misis niya. May punto nga naman talaga siya. Dahil gusto niya suyuin ko ano may kasalanan niya. Sinusuyo na natural lang po yun. Nasusundan-sundan niya. Oo, dahil gusto niya pong mabuulit yung kanilang relasyon. Okay, mabalik. Yun, pero sir, dapat, kung talagang gusto mo siyang tulungan, itong si Mrs. Janiza Balang, sana ikaw pa mismo ang nagpa-patch up. Opo. Pina-patch up mo sila na. Totoo po 'yun. Pinakausap ko naman sila sir. Nung kinuha ko po siya sa bahay nila, ang sabi ko, sabi ko, bukas kung gusto mo mag-usap kayo, punta ka bukas sa bahay ko. Sa bahay mo siyang mag-ulo. Bakit doon ka gulo doon ha kasi aalis na umaalis ako sir madaling araw nagtatrabaho ako eh. Okay. Nandoon naman yung mama ko, sabi ko. Kunin mo siya. Ang nangyayari doon sir, nagsabunutan sila dalawa. Kinukuha niya yung wallet kasi ang gusto niya kukunin niya sir, wallet, ID kasi na may trabaho siya, ayaw na niya sir papasukin ng trabaho. Sinusunog pa niya yung uniform. Uniform ko sinusunog. Ngayon ang mangyari, nagbanta siya sir na bigay ng uniform. Simula daw noon, papagapangin nila to sa hirap. Paano ko pagpapangin sinusuyo ko nga yan siya? Sinasabi kung ko man sa ka, bakit ka manakit? Ilang bag ang sinakit? Ilang bag gusto mo, ang ano tawagin mo? Ko nga yung ebidensya. Tanungin ko yung kita, ilang bag ang sinusuyo mo? Huwag ka mahingalan sa akin. Huwag ka mahingalan. Tatapusin mo ako magsalita para malaman mo kasi ikaw, binaliktad mo lahat eh. Oh, sige. Ma'am, sinusunog yung damit mo? Oo, sinusunog ang damit, sir. Kinukulong. Mama ko mismo, sir, nag-rescue sa kanya. 3D cell po ng SM Aura. Dapat ang pasok ko ay opening 9:40. Nakapasok po ako ng alas dot dahil kinukulong niya ako. Dahil sa sama ng loob ko, di ko na alam basta lang makapasok ako kasi hindi pwede yung 3D cell. Nakapasok ako may duguan. Pagbukas ng vest ko may dugo siya, may saksak ako dito konti yung ginano niya. Tapos yun, ginawan ako ng report kaya nakablatter na siya mismo sa SM. Talagang hindi ko naman siya maikukin ko. Sabi ko na ano lang yan nagalis. Hindi, may sugat ka. Kailangan gawan to ng report. Anong nangyari? Kaya sinumbong ko na din na ganito. Kayo siguro nag-away, nag-sambunutan. Malakit po talaga. Oo, ako lumalaban. Kasi po, yung pag nasaktan kasi ako, lumalaban talaga. Lalaki din yan po. At saka mas malakas talaga yan. Ilang beses na ako niya kinulong. Nung nambabae yan, ilang araw din ako nakulong. Nawalan ako ng trabaho. Na suspended ako dahil sa pangungulong niya. Yan yung ugali niya. Sir, ilang beses kayo sir na
pinagbigyan ni Mrs. dahil po kayo po yung nag-cheek? Isa po yun, sir. Isang bisis lang po. Kasi yung una po si bata pa ako, 18 po, bago hindi, pero yung nagsasama na kayo tapos nahuli ka niya, pero, nag-sorry ka. Pero wala po, ano po, nag-sorry po. Kaso po, sir, wala po yun, sir. Wala sa ebidensya. Mga sabi-sabi lang po, hindi, sir. Pero nag-sorry ka. Yes po, sir. So pag sorry mo, ibig sabihin, pagtatanggap mo na talagang meron nangyari, yes, na po, ikaw ay nagkasala. So ma'am, once meron siyang pagkakasala. Minsan po, isang beses na huli ko, pangalawa, inamin naman po niya, pero hanggang naging third, hanggang naging fourth, hanggang yung mismong nung pumunta siya. Paulit-ulit. Paulit-ulit. Hanggang sabi ko lang sa sarili ko, ang anuhin ko na lang yung mga bata na magsuporta siya, pag lumalaki na, ako na yung magtatrabaho para sa kanila, iwanan ko na siya. Sir naman pala, paulit-ulit ka pala ng nanduloko kay Mrs. Hindi po yun totoo, sir. Promise, sir. Yung isang bisis lang po yun, sir. Wala sa ebidensya po, sir. Ako may ebidensya sa kanila. Kaya ang sakit-sakit kasi inikutan nila ako sa ulo kasi akala ko nagtitiwala ako sa kanila. Nagtitiwala ako sa asawa ko. Kaya hinayaan ko kasi susuyuin ko sana siya doon. Tapos ganun-ganun yung ginagawa niya sa akin. Tapos ako pa yung sabi niya nga, ang bisis niya ako pinatawad. Pero sir, nakablated doon sa SF na sinaksak mo siya. Hindi ko po siya sinaksak, sir. Namimilit po siya na umalis po yan sa ano, sir. Kasi ayaw natural ko lang sa talagang alis siya dahil papasok sa trabaho. Kasi po, sir, ayaw mo lang siya patrabaho, kinulong mo siya. Hindi, so hanggang sa nagka... Saka nung ano, sir, sakitan nung kayo. Hindi ko po yung sa kinulong, sir. Kabit, tinutukan ako ng kutsilo, pati doon sa ano, nung pangalawa niyang ginawa, is tinutukan din ako. Tapos sinampal niya ako sa tenga, nabingi ako, dumugo yung tenga ko hanggang ngayon sumasakit. Tapos nagmamakaawa ako sa kanyang lumuhod na wag na niyang saktan uli yung isang tenga. Ang ginawa niya, sinampal pa rin. Kaya yung galit ko dyan, umaapaw. Sinampal. Ayop na yan. Kasi sa sobrang, wala akong kain umaga, wala akong kain panghapunan, wala akong kain pang tanghalian. Kumuha ko ng baon doon. Anong ginawa mo? Tinapon mo sa akin yung baonan. Bumalik ako doon. Napahinga ako doon sa ate ko. Tapos pag-uwi ko, anong ginawa mo? Kung magagamit ko. Nandun sa labas, wala akong imiik sa'yo. Doon ako humiga sa ano, paa mo. Anong ginawa mo? Pero sir, hindi mo dapat siya sinasampal. Kasi po, hindi sir, po sir. Sir, hindi po pwede ma-justify. Kanina, sabi ko, okay lang. Self-defense. Kung talagang battered husband ka, binubugbukan ni Mrs., siguro, sa pagsalag-salag mo, nasaktan mo rin siya, okay lang yon. Pero this time, lumuhod na sa po sobrang galit mo sa kanya, sinampal mo siya, mali yun, sir. Dati pa po yun, sir. Napatawad na po niya po ako. Maski na, sir. Opo, sir. Opo, sir. Tanggap ko naman po yung kasama. Hindi ka dapat nananampal ng misis. Kasi po yun, sir. Sinisipa, tinatsadyak-tsadyak kanina ako, sir. Iba usapan yun nung una. Pero itong pangalawang ginagawa niya sa akin yun din, pero itong sinabi ni misis na nainis ka lang dahil nga hindi ka pinakain, whatever. Sinampal mo siya, bawal yun. Sinaktan din niya ako doon, sir. Tinadyak niya yung mukha ko po yun, sir. Kaya nagawa ko po din yun na sa sobrang pagod ko po yun, sir. Kasi ako po nagtitimpla ng gatas ng ano kasi madaling araw sa bata. Okay, ganito ho, sir. Hindi ko akalain na meron siya dala-dalang papeles ganito. Kasi kung wala, yung pong kagustuhan nyo na sinabi nyo po sa aming staff, sasampan siya ng kaso, madali yon. Pero nung makita ko itong dokumentong ito, wala tayong pwede maihabol sa kanya. Pwede ko yung puntahan ko yun doon, sir, yung nagkasal namin. Puntahan nyo, sir. Para siguruhin ko. Pwede kayong kumuha ng dokumento. Pero ito sa kanya, oh, certification po ito na nagpapatunay na hindi siya kasal kanino man. Ito po. Ko, ano ba nangyari? So yung kasal nyo, kasal-kasalan lang po yun. Saan kayo kinasal? Simbahan? Sa kasalan ng bayan? Need lang po ng restaurant po yun. Restaurant? Yung pastor po, pastor native ang nagkasal sa amin. Pastor? Yung sa tribu lang nila. Ah, native. Pag native may ano, pwede yung magkasal ano, doon. Pag may dugo kang native, pwede kang ikasal ng pastor na native. Pero bago kayo kinasal doon sa native, hindi kayo pumunta sa munisipyo sa hindi para kumuha ng lisensya? Wala? Wala. Hindi po, sir, kasi po. Hindi, sir, kasi pata ka lang, bago kasalin. Wala. Okay, to solemnize the wedding, yon yung mga pastor sa tribo, kung saan man yon. Pero dapat kukuha ka ng lisensya sa munisipyo. Hindi nyo ginawa yon. Dumiretso kayo sa tribo. Kasi po, pinatawag na po kasi nila ako eh. Ay, na po. Kaya nga, ito yung dahilan. So kung pupunta ka, sir, sa tribo mo, wala maibibigay sa yung tribo. Ang papeles na dapat pagkukunan mo ng dokumento para patunay kung nakasal kayo hindi o naging legal ang kasal nyo is NSO. Ito pa po yung isang papel na nagpa-blatter yan siya. Siya mismo nagpa-blatter pero siya naman ang umatras po na hindi niya pinirmahan yung parang pagpapahiwalay namin. Siya yung nagpatawag niyan pero siya naman yung umatras. Hindi niya ni-receive yan. Hala, hindi ako nagpapatawag, love. Huwag kang magsinungaling, love. Ikaw pa naging ano ng lalaki? Tapos ako pa ang dinidiin mo. Tanggap po na maghiwalay tayo pero hindi ko matanggap yung mukha-mukha ng lalaki na yan. Okay, sir. Kailan ho kayo nag-umpisang magkaroon ng seryosong relasyon na nitong si Ms. Janiza? 5 months. Opo. Sinong nag-umpisang nagpakita ng motibo or unang naggawa ng move sa inyong dalawa? Ako po, sir. Ikaw? Oo, inamin ko po yun. Ako ano pong klaseng move ang ginawa mo? Doon sa sir mismo kasi sabi ko nga sa kanya, ano, magbalikan ka pa ba sa asawa mo? Kasi
Eh, ang ano ko nga doon, sir, yung kasi pinapaan, punta ko na nga yung kapatid niya eh, para mag-usap sila eh. Ayaw naman talaga niya, kasi nga, yung nangyari nga sa kanya, takot na rin kasi si sir bumalik dyan eh, kasi nga, nanganakit. So, nung sinabi niya, ayaw ko nang bumalik, oh, ano sabi oh, mo, andito? Eh, ako sir, wala rin akong asawa. Eh, sabi ko, di, niligawan ko siya. Hindi ko dinidinayan. Pero hold ko yung nagkagulo sila, wala pa ako kamirang relasyon. Pero, ikaw, Ma'am Janiza, ang pumunta sa bahay nitong si Sir Paterno? Ay, although po, kakilala ko naman sila. Kasi yung asawa ko dati, pagpunta niya dito, si Kuya mismo ang tumulong. Doon yan siya dati. Tapos naghiwalay siya. Oh, sabi nga po ni, doon no, din kami dati umalis. Nung bago pa lang ako, doon kami dumiretso sa bahay nila. Although okay naman, wala. Nag-away kami, pero hindi namin pinapakita. Kasi yung ugali niyan, siya na ngayon tinulungan, siya pa yung namamaliktad ng mga ano. Sinisiraan pa niya sa ano sa yun. Yung nangyari nga nung una, sir, nag-ano lang ako eh. Nandun lang ako sa bahay kasi day off ko yun. Nanood ako ng TV, yung sa istasyon po ninyo. Kasi yun po, minsan pinapanood ko doon sa bahay. Nag-inom-inom lang din ako doon. Kasi wala naman akong kasama. May anak kasi ako isa sa bahay, binabantayan ko pag day off ko. Anong nangyari? Tumakbo to sa bahay, sir. Umiiyak. Kasi nga, sabi niya, yung nga, nakawala siya. Eh, papasok siya kinabukasan, tinago niya sir yung mga uniform niya. Di sabi ko, di pumunta ako, sama kami dalawa. Oh. O sabi ko, sinara ko yung pinto, sabi ko kay mama ko, mat, sira man yung pinto. Di pumunta kami. Sabi ko sa kanya, bakit ka nanalakit ng ano, tinatago mo, may trabaho asawa mo, kailangan makapasok yan kasi nagsuporta yan sa anak niyo sa probinsya. Sir, yung tinatago yung uniforme? Nung ginawa ko po yun, sir, kasi po, para bubalik po sa akin. Yung tinatago ko yung uniforme po, nandun yun sa bahay niya. Yung sabi niya nakawala po, pinakawalan ko po talaga siya kasi pero nung una kinulong siya. Mo, tapos later nung pinakawalan mo na rin. Opo. Pero ba't mo kinukulong in the first place? Kasi po, gusto ko po mag-ayos muna kami bago siya aalis. Mali yun, sir. Mali. Yes po, tatanggap ko hindi naman po. Hindi mo pwedeng pilitin yung isang tao na makipag-ayos sa'yo kung ayaw. Yes po. Hindi mo kinukulong, makakasuhan ka doon. Tapos pero, ngayon, bandang huli, na konsensya ka, pinakawalan mo. Pero sinulog mo naman yung mga damit hindi niya. Hindi ko po sinulog po, sir. Hindi ko po sinulog, sir. Mismong ginawa ko lang po yung tinatakbo ko yung mga makalabas. Yung although po, nagkagalos-galos nakatakas ako. Nakatakas kayo? Nakatakas. Ala. Hindi niya ako pinakawalan. Totoo yun. Marami kaming kapitbahay na pwedeng maging witness doon. Sige, ganito po ngayon mangyari dito, sir. Hindi mo na siya pwede idemanda at hindi na rin ako ihihirit na pag-ayusin kayo. Mukhang malabo na, malabo pa sa putik. Siguro ang pinakamaganda, alang-alang na siguro sa bata, mag-usap kayong dalawa. Pag-usapan na natin mamaya, yung suporta sa bata at custody, siguro yung sharing of custody. Oo po. Kasi po ang tapos ngayon, kung magkano yung share mo at magkano share niya, yun na po siguro, alang-alang sa mga bata. I-involve po natin yung MSWD para dun sa custody ng bata. Involve po natin barangay. Ng kasulatan. Diba? At magkakaroon ng kasulatan. At kapag sino hindi sumunod doon, pwede makasuhan. At saka yung tatanong ko po, yung custody ba ng mga bata, 4 years pa po siya? Kailangan, saan po ba yun? Below 7 years old. Sa iyo po yun, ma'am. Hindi po ako papayag na kukunin niya kasi po, naranasan ko na iniwan yung anak ko sa kanya isang beses. Maliit pa yun, di pa marunong magsalita. Gutom na gutom yung bata pag uwi ko. Sabi ko, bakit hindi mo pinakain? Sabi niya, hindi po humihingi ng pagkain. Pag binigyan ko po ng pagkain, gutom na gutom yung bata. Hayop na yan, wala kawayan. Huwag ka masalita ganyan, labo. Huwag ka masalita ganyan kasi pinakain ko yung bata. Ha, pinakain ko yung bata. Huwag ka masalita alam ganyan. Alam ni mama yung ginagawa niyan. Sige, gunin mo na lang ako. Sige. Na yan. Sige. Sir, below 7 years old, dito kay Miss Janiza. And we will help her. Kasi yun po talaga nasa batas. Ikaw ang lumapit sa amin para humingi ng tulong. Pero pinapakita ko sa iyo, napatas kami dito at kung ano po yung narapat, ano yung tama, anong nasa batas, yung position din namin. Sa akin po, kahit po hindi yan magsuporta, kaya ko suportahan yung anak ko. So, gusto mo makuha yung bata? Nasa akin naman po. Ana, sa'yo. Gusto po niya kunin po yan, sir. Sabi niya po niya. Kunin nasa iyo na pala, ma'am. So, wala na tayong kukunin. Nasa iyo na pala yung bata. Kunin po daw niya, sir. Dalahin daw niya. Dalhin niya daw. Diyan na ititira sa lalaki na yan. Kasi, sir, nas masakit sa akin. Kasi diyan, sinabi mo sa akin, sinabi niya sa ano yung auntie. Gusto mo sabihin ko yung kasi nabibrainwas mo pati kapatid ko. Hindi ko nabibrainwas. Kapatid ko, binibrinwas ko. Ako nabibrinwas ko sila. Marunong ka magbalik ng salita. Kasi marami silang ano. Nanakit ka, sabi mo siya nanakit. Walang hiya ka, lalaki ka. Walang hiya. Huwag ka mangyayalam kasi di mo alam. Gusto mo, tabakin ko si J-Port. Alam na ako ngayon. Tabakin ko si J-Port. May karapatan ako ngayon makialam. Bakit may karapatan? Dahil di kayo kasal. O, sige, tingnan namin. Hindi, o. Bakit? Yung panglalait mo sa pag-apak-apak ng pagkatao mo sa kapatid ko. O, ano? 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 Ha? Sino ngayon? Bakit sinasabihan mo siyang addict na kahit sigarilyo, hindi na manurong magsigarilyo yan? Eh, bakit siya nangungulong ng tao? Bakit niya alam ka nga? Oh, alam nga. Pumunta ka doon na sinpa. Tinulak mo pa ako. Nanghingi ng tulong yung tao. Ibang tao yun. Oh, nanghingi ng tulong. Bakit sana, oh, Ray, bakit ganun? Bakit sinaktan mo sana? Ano, dapat mo lang payuhan. Bakit sinakausap mo kami?
Sana oy, ano sinasaktan mo kami? Kinukulong mo. Okay. Sinusunog mo yung mga gamit. Pumunta ka doon, tinulungan mo pa hinakot yung gamit niya. Malay ko ba kung mag-away kayo? Inusulta mo ako eh. Inusulta mo yung paglalaki ko eh. Didi-off na ako eh. Inusulta mo yung paglalaki ko. Nag-didi-off ka kasi nasig ka. Huwag kang mano kasi ikaw, umalis ka rin sa buhay ko, wala ka rin sa ayos eh. Umalis ako dahil ang dahil yabang ano? Mo, di ba? Oh, sinabi mo, umalis ka talaga? Dito. May pangyaya naman ako sa anak ko. Oh, ano? Meron naman talaga. Ano sabi mo, di ba? Biruin mo? Maglalalaki ka? Malalaki? Sa bahay ko? Ano ka? Ano ka? Bakit ba? Hindi din siya kang nalalaki ako? Oh, wala. Kapalang mo sa siya. Umaalis ka sa gabi, pinapatak mo bahay, iniwan mo mga bata. Hoy, hindi ako umalis. Ang kasama ko kapatid ko. Daladala ka pa ng pagkain. Hoy, kung saan mo nakuha, pinapakain mo sa anak ko. Wala kang ebidensya, ga? Walang ebidensya? Kung ano-ano lang tinitext mo sa akin. Gusto mo ma... Pag nakapagkita ka, gusto mo makipagkita ako sa Guadalupe sa'yo. Pag hindi kita sinunod, nagagalit ka kung anong tinitext mo sa akin. Inaano ko kung nasaan ka. Sus! Kasi ang sabi mo, nasa bahay sabi ka. Sabi ko, nanahimik na ako. May kasama na ako. Hoy! Wala ka pala doon sa bahay. Kaya ka nagagalit dahil hey, hindi totoo, yun. Wala ka sa bahay. Excuse me. Okay. Stop na muna. Ganito na lang po. Siyempre, nag-umbisa to kay Sir Ryan at saka Ma'am Janiza. Yun na lang po sa mga bata, pag-usapan natin ano po. Siguro pwede natin din ilagay sa kasulatan yung kanyang visitation rights. Na although pwede siyang magbisita. Okay naman yung pagbibisita. Pero sa panahon ngayon na wala pang 7 years old, di ko pinapayagan yan kahit kuhalin man lang ng isang araw yung anak ko dahil alam ko yung kabaliwan yan. Pero pwede siyang magbisita. Pabisitahin okay. Niyo po siya. At siya po eh, gagawa naman po ng assessment niya ng MSWD. Mm-hmm. At sila po yung, dahil sila po yung mga kinaukulan, sila po eksperto pagdating dyan sa mga bata. Gagawang assessment kung ano yung nararapat pagdating sa visitation, ilang araw o kung pwede bang hiramin, lahat po yon. Okay? Pero tama yon, nasa iyo yung bata, karapatan mo yun, ma'am. Pero itanong ko lang po, kasi alam ko, ang pag-uusap nito, nag-uusap, paglabas nito, wala sa, pinapalabas din sa utak niyan. Alam mo yung, siya yung nagpatawag doon mismo sa ano, nag-uusap, sabi niya, hindi ako pepirma dyan, hindi na ako manggugulo, papromise ko, andyan yung kapatid ko, tapos anong ginawa niya? Ilang araw, hinaharangan niya ako sa, mismo sa loob ng SM, paglabas ng entrance, buti na lang may nakatulong sa akin. Pinaghahablot niya yung mga bag ko, sinisira niya yung mga gamit ko pang SM, yung mga uniform ko, kasi gusto nga niyang gagapang ako para mahirapan ako, babalik ako sa kanya. Ma'am, pwede kayong kumuha ng protection order. Meron na po, ito nga po, hindi niya na ni-receive. Siya naman mismo ang nagreklamo nito. Pwede, maski na hindi niya po i-receive. Kayo pong kukuha ng barangay protection order. Ngayon, sir, tutulungan po namin siya para makuha ng barangay protection order. Kapag lumapit po kayo sa kanyang kinaroonan, bahay man o trabaho, on the spot, aarestuin po kayo, sir, at ikukulong kayo. So kung ako sa'yo, sir, hayaan mo na po siya. Total, hindi naman kayo kasal. And then, yun na lang sa bata. Yes, sir. Yes, sir, excuse mo po. Yung narinig ko po sinabi niya, dalhin niyo pong bata, hindi po ako papayag, dalhin niya sa bahay nila po. Kasi naglilibin na po yan sila eh. Hindi ko po papayag. Sir, kahit niya saan dalhin yung bata, karapatan niya yun dahil below 7 years old. Unless kung meron ka mga ebidensya na hindi karapat dapat yung bata mapunta sa bahay niya dahil A, pangit yung tinitirhan, marumi, mabaho, or B, pabaya siyang nanay, sugarul siya, addict siya, exception yon. Pero kung wala kang ganong aligasyon, then hindi mo mapipigilan sabi niya, na mapunta yung bata sa kanya just because galit ka sapagkat meron siyang bagong kinakasama. Ganun yun, sir. Kasi huwin ko po yung kasal po namin. Baka hindi lang po siya na-registro kasi hindi po namin nakuha doon. Ah, gusto niyo po? Opo. Kasi sige, gusto ko po. Karapatan mo yun, sir? Yes po. Sige, ma'am. Karapatan niyo. Ito na kayo na. Hindi po ako mismo ang nagdesisyong magpakasal. Yung mismong magulang ko, magulang niya dahil sa mga pangyayari. Ang nangyari pong kasalan sa amin, na magtatrabaho dapat ako. Niloko ako nito, pinasok niya ako, hindi niya ako pinalabas ng kwarto hanggang nagsumbong siya sa nanay ko na nandun ako sa kanya. Kaya pinauwi kami, kaya nagpakasal kami agad. Sinabihan sila ng kamag-anak ko na kahit tinapay man lang o Diyos, ikasal man lang yan. Tsaka kahit sir, kasi nakakahiya. Hindi ako pumayag na ikasal sa tao na yan. Ayoko talaga magpakasal dyan. Alam na, alam na. Alam na, imiran yan. Hindi ako tumama. Ikaw tumama ka. Tumama ka, sabi ng pinsan ko. Ang tumira doon. Sabihin ko po sa inyo, ba't naging kami, ma'am? Ang kami, ma'am, magkasama lang kami sa bahay. Chinichismis nila kami. Si kuya mismo ang tumutulong. Wala kaming relasyon. Diba, nagtanggol lang ako ni kuya, tinulungan para maramdaman at masaka maramdaman ang ate niya. Ang kasawin, mga ano, wala akong utang sa'yo.